Anong oras? Pupunta ka kami. Mas alam niyo pa. Nakapost ba? Nakapost? Nakapost na ba? Oo. Kailangan mo ng bidet? Anong po? Punta kami. Gano'ng kahabang bidet? Wala dyan lang dito. Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Gaya nga po ng ating sinasabi, tayo po updated sa mga kaganapan at sa mga nangyayari po. Sa kabilang side naman po, lalo na po ang mga main fanatics at Armin, halata naman po mga kaldab na wala po talaga silang ka-update. Nakakalungkot po, pero yan po yung katotohanan mga kaaldab, na masakit po para po sa kanila na maging misto lang, hindi maganda. Di po ba yung nangyayari po sa kanila? Sila po yung may hawak ng momentum, pero parang sa tingin nila sila po yung pinagkakaitan ng magandang update. Totoo naman po mga kaaldab, sa mga nagtatanong, nandun po sa event si Congressman Spotted. Real talk yan, hindi lang masyado pinakita, pero nandun po siya. Tinanggal na lang po siguro ng mga main fanatics yung video dahil nakakahiya na lang doon po. Dahil nandun nga po, pero nag-miss to lang, kumbaga, tuod na hindi man lang nakalapit, hindi man lang nakapag-react, di po ba? At sa, kaya po pa, medyo, kumbaga, tahimik na tahimik ang pamilya Spotted mga kaldab. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, o baka may mag-react ha, hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang issue nga po sa pagbubuntis ng kapatid niya, na kung saan nga po nagkaroon ng interview si Corina Sanchez at si Ibiang mga kaldab, na siguro isa po yun sa nagiging takot nila, yung karma nga po ba, di po ba? Pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan, ang sa akin lang. Siguro kaya rin po alam nyo na yung medyo umiiwas na rin po sila, di po ba, sa mga ganyang issue. Ako mga kaldab, basta tayo kampante lang. Kita nyo naman po yung mga ina-update natin, nakikita nyo naman po yung mga kaganapan, eh lahat naman po 101% talagang pinag-uusapan. Hindi lang naman po tayo gumagawa lang ng mga edited picture, edited video. 101% naman po, di po ba? Nababasa naman po ninyo at nakikita. Yan ang katotohanan na hindi po nila kayang ipaglaban. Ang gagawin lang po nila, basagin lang ng basagin tayo. Kapag nagbibigay tayo ng magagandang update, kailangan sirain nila para yung momentum natin mawala. Pero hindi naman po, tayo pa rin po yung nagiging updated, tayo pa rin po yung nagba-viral kung titignan mo sa kanila, di po ba? Kaya nga po ako nalulungkot sa mga ginagawa po nila, pero syempre wala po ako sa posisyon para ipilit yan. Wala po tayo sa posisyon para kumbaga konsintihin yung mga sinasabi nila. Ang sa atin lang, maging updated po tayo. Iba po kasi kapag updated ka, hindi ka po nila malalamangan. At kung ano naman po yung ipakalat nila, okay lang yun, di po ba? At least alam po natin, kumbaga, yung mga pinupuntuhan, yung mga kaganapan, hindi lang po gawa-gawa lang o maliit na issue, talagang pinag-uusapan, di po ba? Ulitin ko lang po, maingay na maingay ngayon sina Mengay at Isoy. Hudyat na nga po ba ito ng pagtatapos na ng Sarsuela, gayong sobrang katahimikan ng mga main fanatics at Armin? Kumbaga, ebidensya na nga po ba ito, natanggap nila yung pagkatalo, na tanging ang magagawa na lang nila basagin tayo ng basagin. Kung ganyan lang po yung gagawin nila at hindi po sila magbibigay ng mga update, wala rin pong silbi. Real talk to mga kaldab, wala rin pong silbi at wala pa rin pong maniniwala po sa kanila. Bagkus marami magtatanong lang, dapat kayong updated, dapat kayo lagi may kumbaga may mga posts. Dahil imposible naman po na ikakasal na ang isang tao, hindi pa sila madalas magkita. Common sense na lang po, di po ba? 1 week si Mengay sa Itbulaga, o Monday to Saturday sabihin natin. Paano po yung mga taping? Nasaan si Mengay? Di po ba? Ganun lang kasimple.
Kung itatanong nyo sa akin, mga kaaldab, nako, masasaktan na naman yung mga R-Main at Main Fanatic. Siyempre, hindi na po natin sasagutin yan. Kasi guilty na nga po sila eh. Lalo na nga po sa mga pinopost natin, pinapakita natin, halatang halata at ramdam na ramdam ko naman po yung galit, yung inis, yung talaga masasabi natin na 101% na hindi po nila kayang tanggapin. Yung mga pinapakita natin mga video, umaangal na po sila, nakakaramdam na po sila ng kirot at sakit. Totoo naman po eh, di po ba? Kung pagsamahin lang po natin yung mga pinapakita ngayon, kung titignan nyo sila, ilang buwan pong walang update. Kaya normal lang po, mga ka-Aldab, na maghinagpis po sila. Magalit, magsalita ng masasakit. Hindi po ba? Lagi kasi nilang sinasabi, oh, matatapos naman yan eh. Kumbaga, sa huli, ano pa rin, Armin pa rin, Main Fanatics, Aldab, mawawala yan. Kumbaga, hindi naman totoo, etc. Yung tipong ganun, yung sinasabi natin, desperado na po sila. Na imbis na maging kampante sila, wala. Takot na takot sila. Bakit? Bakit sila takot na takot? Kasi once na mawala na nga po, ito yung sinasabi ko, magkakaroon ng annulment. Hindi po, kasi hindi naman po talaga malamang aatras. Hindi po ba? Ang aatras dito si Congressman Espated. Kasi malaking sampal sa kanya pag si Mengay eh. Hindi po ba? Totoo yan, mga kaaldab. Pero siyempre, wala po tayo sa posisyon para mamilit na mga ganyan. Ang sa akin lang, eh maging updated po kayo sa social media. Lalo na nga po kapag may mga kumakalat na hindi po talaga kaya-aya. Ulitin ko lang po for the record, sa mga taong hanggang ngayon eh bulag at bingi sa katotohanan. Ang importante lang naman, mga kaaldab, maging updated po kayo. Ano man po yung maging kaganapan, ano naman po yung kumbaga sa tingin nyong tama o sa tingin nyong mali, eh okay lang yan, di po ba? At least updated po kayo sa mga naglalabasan sa social media. Ako bilang True Blood at Aldab Nation, alam ko po at ramdam ko kung gaano po kasakit kapag wala kang update. Ganyan po yung nangyayari sa mga Armin at Main Fanatics. Kaya nga po bagsak po talaga sila. Yung tipong naghahanap sila ng maliit na update man lang na ibigay sana ni Congressman Espated, pero wala eh. Di po ba? Nisa, wala. Kaya tayo po yung namamayagpag. Siyempre, ang ginagawa naman po nila sa atin, binabasag tayo. Na akala naman po nila madali po tayong matitinag, madali tayong susuko. Never po, mga kaaldab. Kaya nga po nandito si Mr. Destiny para lagi kayong bigyan ng mga update na ikinakainis naman nga po ng mga Main Fanatics at Armin. Well, hanggang dito na lang po updates natin.